tayo. Okay, so yung tema na pagdidiskusyonan ngayong gabi, patutunayan ng ating kapatid from Nazarene Judaism na si Brother Cyrus Cahayon na si Kristo ay namatay sa araw ng Huwebes ayon sa Biblia at mga standard na referensya. At ang kanyang magiging katunggali o kaharap ngayong gabi, ang ating kapatid from the Catholic Faith Defender Team, Maria. Walang iba ang ating kapatid na si Brother Tata Rosal ng Roman Catholic Church. So, hello. Klaro ba yung boses natin dyan, Bro Chando? Bro Cyrus? Yes. Yes, klaro. Klaro yung boses mo, Brad. Ate Edna, bigyan mo ko ng, okay, ng password sa ano, Ate Edna, sa TV viewer. Sure. Okay, so habang wala pang nakikita ang ating mga kapatid dyan sa display, pero maririnig naman tayo habang inaayos pa yung display natin, pagpatuloy natin. So magandang gabi mga debaters, Brother Cyrus at Brother Tata. Yes, magandang gabi kapatid na Rol, Brother Rola. Okay, so inyong lahat na pa-paintol sa inyo. Bago natin basahin ang ating rules and regulation ngayong gabi, babati muna tayo. Brother Cyrus, baka meron kang batiin o meron kang i-promote. Bati na lang po yung mga kaibigan natin, Brother Cyrus. Apo, magandang gabi po sa ating lahat. At ako po si Brother Cyrus Cahayon sa Nazarene Judaism. At iniikayat ko po kayo na magsaliksik regarding sa first sect ng sect of Nazarene Judaism first century. Ito po ay ang sekta na aming pinagmulan at ito po yung doktrina na aming pinagmulan. Kaya hindi po ang Debaters Convention. Everyday po ito live. Yun lamang po. Magandang gabi. Okay, kapatid na Cyrus, maraming salamat. Bro Tata Rosal. Yes, magandang gabi sa iyo, Brother Roland. Maraming salamat sa iyong panahon ngayong gabi. Kayo po ang mag-moderate sa aming talakayan ngayon. Friendly discussion lang po to sa ating kapatid na Cyrus Cahayon. Sana may dami tayong mapupulot na aral ngayong gabi. Ngunit sa ang board din naman sa ating kapatid, siya naman ang affirmative. Paano niya patunayan na ang ating Panginoon Jesus ay namatay sa araw ng Huwebes? Ang part natin ay magnigaran po tayo na hindi Huwebes. So yun lang. So maraming salamat. Magandang gabi sa lahat. God bless us all. Back to you, Brother Roland. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Tata Rosal. Babati muna tayo sa ating mga kapatid na nasa ating programa ngayon. Sila Sister Charlotte Sipe at saka sina Brother Leo Skylan at saka si Brother Glendon Albarracin, G. Mars Celestino at saka si Flor Jan Hilot. Magandang gabi dyan. At saka si Brother Joel Palad. So please lang po, paki-share lang po yung ano natin, yung programa natin para marami tayong matutunan. So babasahin na natin ang ating rules and regulation. Yung rule number one natin, Brother Cyrus at saka Brother Tata, focus lang tayo sa tema at hindi na tayo liliko sa ibang issue. Ang tema natin ngayon o ang pag-uusapan natin ngayon na si Kristo ay namatay sa araw ng Huwebes ayon sa Biblia at referensya. Number two, igagalang ang moderator dahil igagalang ang moderator ang mga debaters. Rule number three, so meron tayong 1 minute question at saka meron dun tayong 1 minute answer, no? So meron kang time na magtanong within 1 minute. So kailangan nating i-construct yung tanong natin within 1 minute kasi uurasan natin yan. Tapos sasagot tayo ng 1 minute. Meron tayong rule number 4, yung categorical question natin or ang tanong na dapat nating sagutin ng categorical or oo or hindi. Kailangan munang sagutin ng categorical bago natin ibigay ang ating 1 minute explanation sa ating sagot. Number 5, walang atake personal dahil ito ay religious event. Kaya iwasan natin ang mga foul words, no? Magiging Kristiyano tayo or maging tagasunod tayo ng ating Diyos kahit sa ating talakayan. Number 6, pwede tayong maka-record or maka-video ng kanya-kanya. Number 7,
wag lang natin i-upload ito sa ating mga YouTube channel or sa ating mga social platform na nawala, iba na ang naging na-edit na at nawala na ang religious essence nito. Number 8, kahit anong version ng Biblia ay tatanggapin natin, pero kapag ang isang Biblia ay bugos or hindi genuine, kailangan pwede natin i-inspect, no? Pwede tayong mag-objection. Gamitin natin yung objection para ma-check yung Biblia na ginamit ng bawat debaters. Number 9, kapag sinabi ng moderator na kailangan sagutin ang tanong, dapat sumagot ang mga debaters. Kailangan magdeklara ang moderator na hindi sinagot ang tanong para makamove tayo sa ibang tanong. Pero magwa-warning ako ng 3 beses, mga debaters, no? Kapag talagang kailangan sagutin ang tanong, kailangan dapat sagutin. So within 3 times na kailangan ipasagot, ayaw talagang magsagot, so magdideklara ako na hindi sumagot ang tanong. Itong rule number 9, kapatid, effective lang ito kapag naisunod natin, na-follow natin ang rule number 10. Ito ang rule number 10. Kailangan ang lahat ng katanungan ay naaayon sa ating tema. Balikan ko, ang lahat ng katanungan dapat ay naaayon sa ating tema. Ang tema natin ngayong gabi, patutunayan na si Kristo ay namatay sa araw ng Huwebes ayon sa Biblia at referensya. Number 11, lahat standard na referensya ay kailangan tanggapin, pero kapag ito ay may duda sa referensya na ginagamit, kailangan nating ipakita. So either online man tayo, i-picturean natin, i-send natin sa GC or whatever, no? Kailangan ipakita natin yung Biblia na ginamit natin. So, tayo ba ay isang ayon sa ating rules and regulation, Brother Cyrus at saka Brother Tata? Yes po, sangayon po tayo sa ating rules and regulation. Bro, Tata? Okay, no problems. Okay, dahil lahat ng ano natin ay sang-ayon sila. So ang napag-usapan nating time format ay 15 minutes yung constructive presentation, tapos first negative cross examination ay 12 minutes, no? Then another 15 minutes na negative side, then another 12 minutes na affirmative cross examination. Tapos diretso na tayo sa ating 10 minutes na rebuttal at saka conclusion. So magre-rebut sila within 10 minutes. Tapos sila po ay diretso na sa conclusion. Wala na pong tanungan sa second stand, no? Kailangan lahat ng katanungan sa first round, kailangan itanong na kaagad. Okay, so sa pagdating sa ating second set ay mauuna ang negative na si Brother Tata Rosal ng Catholic Faith Defender. Tapos last na magbibigay ng rebuttal conclusion ang affirmative na from Nazarene, from sect of Nazarene Judaism na si Brother Cyrus. So maliwanag ba yun, mga debaters? Maliwanag. Okay, dahil malalim ng gabi. Bro, ako yung magta-timer, bro. I-set ko yung sabihin ko lang kung ilang minutes na lang yung naiiwan para tuloy-tuloy tayo, ha. Tapos wag lang i-mind yung kuan, basta sabihin ko lang na kasi 15 minutes tayo. So, tatlong beses lang ako mag-alarm. 10, 5 at saka 2 minutes. Pag 2 minutes, hindi na ako mag-alarm. Next na lang ko, ipapahinto ko na yung oras ninyo. Okay? Okay, bro. Okay, mga bro. Okay. Sige, okay. Po, brother, pa-observe na rin po yung 1 minute na pagsagot. Okay, yes, bro. Mamaya. Observe natin yan, bro. Okay. So, mga kapatid, hindi na natin patatagalin pa ang ating talakayan ngayong gabi. So, pakinggan natin ang pamahayag ng ating kapatid from sect of Nazarene Judaism sa kanyang tema na kanyang patutunayan na ang si Kristo ay namatay sa araw ng Huwebes ayon sa Biblia at referensya. Brother Cyrus, maaari ka na magsalita. Go ahead. Kapayapaan po ang sumayon niyo, mga kaibigan, mga kapatid, kasama sa pananampalataya, lalo na po sa ating mga kaibigan na Katoliko, Roman Catholic Church. At ang topic po namin ngayon ay regarding po sa kung anong araw namatay ang Messiah. At ang stand ko po rito ay Nisan 14. Ito po ay pumapatak sa Julian calendar o sa Gregorian calendar ngayon,
ng Thursday na po. At ito pong stand po na ito ay hindi po sa akin lamang, bagkos ito po ay may batayan ng referensya at aklat referensya kasama ng dictionary, concordance at Biblia, no? At ito yung ating magiging batayan sa gabi po na ito. Unang pong puntos natin ay kailangan malaman natin kung anong kalendaryo ang ginagamit sa panahon po na yon, no? At regarding calendar, dalawa po ang existing calendar sa panahon po na yon. According po sa today's dictionary, Bible dictionary, sabi po rito, ito po, no? Ito po yung dictionary, Bible dictionary. At babasahin ko po muna dito yung meaning ng calendar. Kung anong calendar ba ang ginagamit dito. Sinabi rito, a system of reckoning time, particularly with reference to the beginning length, the division of the year, in the Bible days, time was measured in terms of astronomical observation. The recurring of the certain natural phenomena, such as the changes from night to day, the phases of the moon, the days of the week were not named by the Israelites, but there were designated by numbers. The days began in the evening as the first stars appeared. The night were divided into three watches. At sinabi pa rin dito, by the New Testament times, no, ito yung panahon ng mga apostles' time, the so-called Julian calendar was in, which was based on Roman Republican calendar, no? But since the calendar was out of the step, which season by as much as 3 months, the season were completely out of balance. With the calendar of Julius Caesar in 46 BC, initiated the 4-year cycle as we know today, which additional day every 4 years, falling February 29. With some further adjustment in 1582, introduced by Gregory the 8th. The Gregorian calendar is now accurate within the day in 20,000 years and is used today. Pinapakita na po dito na dalawa po ang existing calendar sa panahon po ng Messiah. Una po ay ang Hebrew calendar at pangalawa na po ang Julian calendar. Wala pa po ang Gregorian calendar. At ano bang reckoning ang pagbabatayan natin na sa gabi po na ito? Ang reckoning po na pagbabatayan natin ay ang reckoning po ng mga apostles o scriptural reckoning, which is Hebrew calendar. Wala po tayong gagamitin na Julian calendar dito dahil hindi po basis ng mga Jews ang Gregorian calendar. Ang gumagamit mainly nito ay ang karamihan, gumagamit ito ay ang mga Roman Empire. So kung ang Roman Empire gumagamit ito, sila yung mas nakakaalam ito. At sinabi nga rin dito na dati daw ito ay hindi balanse, no? Was out of step with the season by much 3 months. The season were completely out of balance. Pinapakita po na hindi pa talaga reliable ang Julian calendar that time. Po. Okay, ang number one point ito po, ang araw po ng pagkamatay ng Messiah, siya po ay namatay ng Nisan 14. At yun po ay sa prophecy po, na prophecy niya mismo nang galing sa kanya, na siya ay mamamatay 3 days and 3 nights, siya ay mapapabili. At wala kaming pagkatalo ni Bro Tata regarding sa pagkabuhay ng Messiah ng Sunday. No? Nabuhay siya ng Sunday. Ang kailangan na namin pag-usapan ay anong araw siya namatay. Actually, ito ay minor topic lamang at kadalasang nagtatouch nito ay mga scholar lamang. Pero sa gabi po na ito, tatouch po natin to. Ang i-stand po namin dito, sa stand ko rito ay Thursday siya namatay. Ang pangkaraniwan na stand ay Friday. 10 minutes. Namatay ang Messiah. Last 10 Friday. Minutes. Namatay ang Messiah. Namatay ang Messiah ng Wednesday. Pero ang stand namin ay namatay ang Messiah ng Thursday. Okay po. Ibigay ko muna ang prophecy ng Messiah tungkol sa kanyang sarili na 3 days and 3 nights. At yan po ay mababasa natin sa Book of John, chapter 19. Book of John, chapter 19, verse 31.
sinabi po rito, the Jews therefore, because it was the preparation that the body should not be remain upon the cross on the Sabbath day. For the Sabbath day was an high day. No? Besought Pilate that their legs might be broken, that they might be taken away. Then came to the soldiers and broke the legs of the first and the others which was crucified with him. But when they came to Yeshua and saw he was dead already, they broke not his legs. But one of the soldiers with a spear pierced his side. No? And forthwith came there out of blood and water. That he that saw bear record, his record is true. That he knows that he says is true. That you might believe. No? Verse 36. For these things are done, the scripture should be fulfilled. A bone of him shall not be broken. And again, another scripture said, they shall look at him whom they pierced. Apo. As sinabi sa verse 41, laktawan ko po ng saklit to po. Now in the place where he was crucified, there was a garden. And in the garden, a new sculpture where was never man yet laid. There laid they, Yeshua, therefore, because of the Jews' preparation day. For the sepulture was near at hand. At ito daw po ay preparation day. At according sa Hebrew reckoning, ang preparation day ay mapatak ng Nisan 14. At yan po ay mababasa natin sa Leviticus chapter 23. Ito po ay kapistahan ng mga Hudyo. At ang kapistahan po ng mga Hudyo, ang ginagamit po rito ay Hebrew calendar. Ano po? Ngayon, pinasinasabi dyan na Misaya daw po ay unang point po rito na Misaya daw po ay siya ay namatay, no, ng high day, before the high day. Pag sinabi pong high day, ito po ay prolonged Sabbath. Ano po ulit? Prolonged Sabbath. Saan po natin mababasa yon? Sa ating John chapter 19 verse 31. Sabi rito ulit, basahin ko po ulit, bigyan ko lang po ng diin. Ano po? The Jews therefore, because it was the preparation day, that the body should not remain upon the cross on the Sabbath day. For the Sabbath day was an high day. No, sinabi niyan, for the Sabbath day was an high day. Yung high day po doon, pag tinignan po natin yung high, no, yung high day po doon, for the Sabbath day was an high day. Pag tinignan po natin yung high doon sa Greek, ito po ay megas. At ang ibig sabihin po ng megas ay prolong. When we say prolong, it is not an ordinary day. Pinahaba. No? Prolong. Ano po yung Greek word? Megas. Saan po natin binatayan? Strong's concordance po natin binatay. At tumingin din po kayo ng iba pang concordance regarding po sa sapat na ito, itong high day na tinatawag na ito. Hindi po yung sapat. Ano po? Alam kasi natin ang sapat is rest day. Pero yung high po dito na tinutukoy ay prolong Sabbath. Okay, bakit prolong Sabbath? Kung Nisan 14 siya namatay, Nisan 15 is Sabbath, which is Feast of Unleavened Bread. Nisan 16 is regular Sabbath, weekly Sabbath. Nisan 17, ang Misaya po ay nabuhay na magmuli. Okay po? 3 days and 3 nights. Bibilangin po natin yung araw muna, yung day part, liwanag, no? Kailangan po kasi malaman natin yung day part na ano po, no? 3 days and 3 nights. So, Thursday po namatay ang Misaya. Kinabukasan po ay Sabat, Friday. Sumunod na araw ay Saturday. At Sunday po siya magmuli. Kita last po na 5 po. Minutes? 5 minutes. Tugma po ito sa sinasabi natin na high day. It was a prolonged Sabat. Not an ordinary Sabbath, but a prolonged Sabbath. Yung high po ay pinahaba. No? Napakatibay po ito na ebidensya na hindi po sa amin bilang mga Judaism, mga aming religion or sect of Nazarene, bagkos ito po ay original Greek. No? Saan po natin yung word po na high, it means na megas. Ano pong reference? G3173. Ito po yung reference natin, concordance.
At kanina sinabi ko nga yung isang referensya natin ay yung Bible Dictionary pa, no? At bukod po sa ating binabasa na talata, pinagtitibay po ito. Okay, ibigay ko pa po yung propesiya mismo ng Misaya. Kanino po propesiya? Sa kanya mismo galing. Hindi po kay Brother Cyrus, hindi po sa aming elder, sa aming abay, hindi po sa Catholic o kung saan man pong religion, bagkos sa kanya mismo galing. At hindi po dapat ito pamalian dahil nanggaling mismo sa kanyang bibig. Ano yung sabi ng Misaya rito? Sa Matthew chapter 12, verse 39. Ang sinabi po rito, Matthew chapter 12, verse 39. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seek after a sign. Humihingi daw ng sign. And there shall no sign be given to it, but a sign of the prophet Jonah. A sign of a prophet Jonah. For as Jonah was 3 days, 3 nights in the whale's belly, so that the son of man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. No? 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Si Jonah po ay naglakbay umaga. No, papuntang hindi ba dapat siya pupunta, pero iba yung kanyang pathway, no? At dumating yung pagkakataon na malayo na yung kanilang nararating, ano? At siya ay natutulog. Nagkaroon ng malakas na bagyo, no? Nalaman na siya pala ang sinasamba niya ay ang ating dakilang ama. Sinabi niya na siya ay tapon. No po, ang panahon kasi na yun, hindi pa uso ang mga tinatawag na generator, no? Kaya madalas na paglalakbay nila ay araw, no? Hindi sa gabi. At yung araw din na yon, eh siya ay tinapon sa tubig na yon, no? Hapon, no? Kasi malayo na yung ano eh, pinipilit nilang lumapit sa pangpang, hindi makalapit sa pangpang. So, yun po yung naging sign. Okay, bibilangin po natin ano po. Nisan 14 day po yon, which is Thursday, araw, namatay mismo ang Misaya. Gaya na po last binasa minutes natin. Last 2 minutes. Up. Nisan 14, namatay po ang Misaya. Day 15, Friday, day Saturday, day, third day, 3 days. Yung night naman po, bilangin natin, Nisan 15, night, Friday, Nisan 16, Saturday, Nisan 17, Sunday, dark part po ito, no? So maliwanag po yung 3 days and 3 nights ay pumasok po ayon sa propesiya ng Misaya, ayon po sa Hebrew Reckoning, Bible Concordance, Bible Dictionary at Biblia po ang ating naging batayan sa bagay po na ito. Dalawa po ang aking naging batayan. Una po ang propesiya ng Misaya, at pangalawa yung Hebrew Greek na megas, which is high day, which is prolonged Sabbath. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. Nawa ay maunawaan natin ito at tayo po ikokross, no, sa pagtatanong, at lahat po ng sagot ay sasagutin natin. Lahat po ng tanong sasagutin po natin ng ayon po sa ating ayon po sa ating makakaya. Yun lamang po at magandang gabi. Bro, Cyrus, meron ka pang 50 seconds. Confirm lang, i-wave mo na. Yes po. Okay, dahil nag-wave ng ating kapatid na si Brother Cyrus, tayo ay magpupunta ngayon sa first cross-examination na gagawin ng ating kapatid from negative side, the Catholic Faith Defender. Pero bago yan, batiin muna natin ang punto por punto sa YouTube channel. Shout out pala kay Brother J. Cruz. Uy, nagtatanong kung anong sekta si Brother Cyrus. Si Brother Cyrus ay member ng sect of Nazarene Judaism, no? Brother J. Cruz, sect of Nazarene Judaism. Shout out pala kay Luz Mampo Panadero, Rosemary Falsado, Jennifer Alunan, Ingracia Noylan, Edgar Falculan, Ruby Pasilan, at saka sa kapatid natin na nasa United States of America ngayon, si Brother J. Carl Buot, no? Magandang umaga sa iyo dyan, kapatid na J. Carl Buot. Edgar Falculan, no audio, so meron naman po, no, na-check ko na kanina. Bernard Paredes, magandang gabi.
si Brother Lorna Bautista Gomez at saka dito sa Puro Kamatuuran Facebook page. Shout out pala kay Brother Junel Bulala. Seven Angels, magandang gabi sa iyo. Si Brother George Cabrera, magandang gabi. Si Eden Mahinay, magandang Eden Mahinay Au. Magandang gabi sa iyo kapatid na Eden. Alfred Buncales at saka si J. Carlo Badinas, magandang gabi sa iyo kapatid na J. Carlo. Okay? So set natin yung time natin sa 12 minutes sa ating first cross examination from the Catholic Faith Defender, Brother Tata Rosal. Ready ka na, bro? Ready na, sa awa ng Diyos. Okay, maraming salamat kapatid. Dahil ready ka na, magsisimula ang iyong magsisimula ang iyong oras sa pagtatanong kung ikaw ay magsasalita. Go ahead. Okay, maraming salamat kapatid na Roland Pards at saka sa ating kapatingali Brother Quest Cyrus. Unang preliminary question natin, sa nga, alin ba po ang dapat paniniwalaan? Ang mabasa o hindi mabasa? Ang dapat pong paniwalaan ay may bababasa at hindi wala po itong halong religious doctrines, no? Ito po ay nasa gitna lamang katulad ng Bible Dictionary, Concordance, Biblia na sila ay nagkakatugma. Hindi po lamang mabasa dahil mayroong mga malik sa atin katulad po na sinasabi ng Catholic, na Roman Catholic na mababasa na Biernes, ito po ay malik sa atin. Dahil po titignan po natin yun sa referensya sa concordance, sa original na manuscript, which is Greek, hindi po yung Biernes. No? Ipinapakita lang po rito na hindi lahat na mababasa ay totoo. No? Gaya nga po ng sinasabi natin na kailangan pa rin iugat natin kung ano yung original, no? Ano yung sinasabi sa iba pang referensya. Hindi lamang isa papatayan dahil marami pong namimislead sa mga bagay po na ito. Time, next question please. Okay, maraming salamat. Sabi ni mo na dapat panalaan ng iyong mabasa. Si Kansanong, ginamit mo ang... Moderator, Patagalog po, English na lang po yung sabihin niya. Hindi po ako na kahit ito ng Bisaya. Okay, okay, moderator's time. Bro Tata, English or Tagalog tayo, Bro Tata? Hindi daw siya nakaintindi ng Bisaya. Nag-Bisaya okay. Pala ako. Sabi mo, wala ko. Okay, sandali bro. Tata, objection time natin, 10 minutes and 31 seconds. Okay, so continue brother Tata. Okay, sabi mo, yung Nisan 14 is araw ng Huwebes. Mababasa ba sa yung referensya ginamit na ang Nisan 14 araw ng Huwebes o hindi mabasa? Okay, na po. Ay hindi po mababasa ng letra por letra ang araw po ng Huwebes. Kaya po ibinabatay po natin ito sa Hebrew calendar. Bakit po hindi babatay sa sinasabi na Brother Tata na Huwebes? Dahil una po, pinaliwanag ko na kanina, Hebrew reckoning po yung ating babatayan. No? Kaya lang po natin sinasabi na ito yung sumatapat din sa Gregorian calendar na Thursday o Huwebes dahil nga po ito po yung panahon natin ngayon. No? Pero that time, wala pang word na Huwebes, no? Na gaya ng ating sinasabi ng kapatid. Kaya nga po, nandun tayo sa original reckoning, which is sinasabi ko nga po, Nisan 14, at binatayan ko po ng dalawang matibay na ebidensya, katulad po ng concordance, at yung High Sabbath. Ngayon, mas maganda kung babaliin niya yung nasusulat at referensya ang aking nilalatag. Yun lamang po, magandang gabi. Okay, time. Next question. Sabi niya, hindi mabasa ang Nisan 14 sa araw ng Huwebes. Kung aking mabasa yung Nisan 14 araw yung Biyernes o Friday, alin ba ating paniloan yung ang sa inyong hindi mabasa o sa atin na mabasa na Friday? Ang dapat po paniwalaan yung may tamang salin na po, ay yung Biyernes nga po na sinasabi ko nga po kanina na mababasa ninyo ay maling salin. Wala sa original na po. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Objection. Okay, moderator's time. Moderator's time, sandali lang mga kapatid ha. Pag meron na lang tayong narinig na objection, Bro Cyrus, hihinto na lang tayo total. Naka-time post man tayo, Brother Cyrus, Brother Tata.
Yung objection time natin is nasa 8 minutes and 55 seconds. Meron ka pang naiwang 50 seconds, Brother Cyrus, sa yung 1 minute. Objection mo, Brother Tata? Ang aking objection, sinagot na niya, hindi mabasa yung Nisan 14 na araw ng Hibis ay ang sa kanyang referensya. Ang aking tanong, kung aking mabasa sa aking referensya ang Nisan 14 is Friday, alin ba ang ating paniniwalaan? Yung mabasa ang aking mabasa o yung iyong hindi mabasa? Okay, Brother Tata, Brother Cyrus, meron tayong categorical question. Sagutin muna natin yung categorical kasi pasok sa ating tema yung tanong niya. 50 seconds, Brother Cyrus. Sagutin ang categorical. Go ahead. Counter objection po. Counter objection. Apo. Yes, Mr. Moderator, kapag objection po siya, sana tanongin din po ako kung may counter objection din ako sa kanyang sinasabi. Okay, Brother Cyrus, sabihin mo lang na meron kang counter objection. Regarding po sa kasi kapag po hindi ka magsasalita, sandali po. Sandali, Bro Cyrus ha. Acknowledge ko yung concern mo na kailangan kang gusto mong tanungin din kita kung merong counter, pero kailangan mo ring magsabi na meron kang counter objection kasi i-cater natin 'yan. Okay, Bro Cyrus, ano yung counter objection natin, Brother Cyrus? Po. Sumagot po ako. Na po. Ayun nga lang, wala doon sa kanyang tanong yung categorical yung aking sagot. At okay. Sinagot ko po 'yon ang ayon po sa aking pagkakasagot dahil wala naman po sa rules na hindi ako pwedeng magpaliwanag ng 1 minute kung wala sa tanong niya yung aking sagot. Okay, moderator's time. Ibalik ko lang Brother Cyrus, no? Yung rule number 3 natin, kapatid na Cyrus, kailangan sagutin muna ng categorical ang categorical bago tayo magbigay ng isang minuto kung tungkol ito sa categorical question. So, sabi ko, kailangan muna natin sagutin ang categorical. Ipaulit na lang natin ang tanong para mas marinig mo nang mabuti kasi sinabi ko nga, yung katanungan niya ay pasok sa ating tema. Yeah, quoted naman sa rule number 10 natin, kailangan ang lahat ng katanungan ay naaayon sa tema at ang kanyang tanong ay naaayon sa iyong tema. Kaya kailangan natin sagutin ng categorical. Brother Tata Rosal, ulitin ang tanong kapatid na Tata. Okay, ulitin ko ang tanong. Sandali bro, may objection pa. Go ahead bro Cyrus. Meron po ba sa rules na hindi ako pwede sumagot ng 1 minute kapag wala sa yung sagot sa kanyang tanong? Okay. Ang sinabi ko bro na yung tanong niya ay nasa tema natin, kailangan mo talagang sagutin. Pero hindi naman siya nagtanong na wala sa rules natin, wala sa ating tema, no? Kasi ang rule number 10, kailangan lahat ng katanungan ay naayon sa tema. So hindi talaga, bawal talaga dito magtanong kung hindi naayon sa tema. Kasi ang rule number 10 natin, kailangan lahat ng katanungan. Okay, so kaya yung sinabi ko, yung tanong niya ay pasok sa ating tema. Kaya i-apply natin ang rule number 9, kapag sinabi ng moderator na kailangan sagutin, dapat kailangan sagutin. Kaya itong rule number 9, effective lang ito kapag na-follow natin ang rule number 10. So yung requirement naman niya ay pasok lahat sa ating rules, kaya kailangan mong sagutin, Brother Cyrus. Ipaulit ko na lang ang tanong, Brother Cyrus. Ipaulit ko na lang. Brother Tata. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Ang sabi niya, inamin niya kanina na sa Nisan 14, hindi mabasa sa kanyang referensya na Huwebes. Meron akong referensya na ang Nisan 14, hindi Huwebes, Biyernes o Friday. Alin ba ang ating panalawaan? Yung mabasa o hindi mabasa? 50 seconds, Brother Cyrus. Sagutin ang tanong. Apo, Mr. Moderator, mali po yung tanong para sa akin. Okay. Moderator's time? Objection, Mr. Kayo na lang ang magtanong, Mr. Moderator. Sige. Okay, moderator's time. Brother Cyrus, quoting rule number 9, pangalawang beses na ito, Brother Cyrus, kapag magsabi ang moderator na kailangan sagutin ang tanong, dapat sagutin ang tanong, kailangan magdeklara ang moderator na hindi sinagot ang tanong para makamove on tayo sa susunod na tanong. Yung rule number 9, pasok sa ating rule number 10, kailangan ang lahat ng katanungan ay naaayon sa tema.
ang tanong niya, Brother Cyrus, ay naaayon sa tema. No? Naaayon sa tema ang kanyang tanong. Kaya second ko na itong sasabihin sa iyo, Brother Cyrus, kailangan sagutin mo yung tanong ni Brother Tata Rosal. Nasa rules natin, Brother Cyrus, bago tayo nagsimula, sabi ko, aprobado ba ito sa inyo? Aprobado ninyo. So wala kayong objection. So Brother Cyrus, sagutin na lang atin ang tanong para makamove on tayo. Kasi kung hindi, last question, magde-declare ako, Brother Cyrus. Go ahead, Brother Cyrus. Meron ka pang naiwan na 44 seconds. Go ahead. Okay, sagot ko po ay dapat mabasa ang pang dapat pagpaniwalaan. Pero yung maling referensya na kanyang babasahin ay hindi dapat paniwalaan. No? Unang-una, kailangan nga po reconcile po ito. Ito po ay tumutugma sa original manuscript, aklat referensya. No po? Hindi po yung salin lamang na mali na gawa ng Catholic mismo para tumugma sa kanilang paniniwala. Mali po ang idea na mababasa lamang dahil sila mismo ang gumawa ng usali nila ito. Bibigay ng dalawang salin na Biyernes ang nakasulat. Sila mismo ang gumawa. Pag tinignan mo sa Greek, wala sa original na Biyernes. No? Mali. Dahil sinasabi ko kanina, Hebrew okay, calendar ang batayan. Yun lamang po at magandang. Next question. Sabi niya, mali ang aking referensya na gamitin. Aking pagkita, pwede pagkita natin, Mr. Moderator? Yan? Yes, go ahead, objection. Bro. Meron kang 1 minute. Okay. Objection? Objection, sandali. Objection time is 7 minutes and 52 seconds. Go ahead, kapatid na Cyrus. Apo, bakit po siya maglalatag ng talata kung sakaling hindi naman po siya dapat siya magtanong? Okay. Moderator's time objection, muna, ha? Objection, Mr. Moderator. Objection. Counter-objection. Counter-objection? Go ahead. Sige. Counter. Sagot niya, mali ang akong referensya. Di ako ipatunayin ang ating referensya kung mali ba o hindi. Yun aking pinakita. Depende na sa kanya. Tanggapin niya. Basta mayroon ako referensya pakita niya, i-charge ng mali. Galing yun. Kahit i-google niya yun, Wikipedia yung galing. Yun ang iyong referensya. Kung okay. Tingnan natin. Referensya niya is okay, Friday. Moderator's time. Moderator's time, bro. Cyrus, sandali lang ha. Moderator's time muna. Bro Cyrus, ginamit lang niya ang kanyang 1 minute nga sa oras na pagtatanong. No? Kasi yung rule number 3 natin, ang lahat ng katanungan at kasagutan ay hindi lalapas ng 1 minuto. Ibig sabihin yan, ikaw Brother Cyrus, mamaya meron kang 1 minute to raise question. Kailangan mo gamitin yung 1 minute na yan. Kasi pag naubos mo yung 1 minute na yan, wala tayong nabigay na katanungan, eh sayang lang. Ang itong ginawa ni Brad Data ngayon, meron siyang 1 minute. Yung kinain niya is 11 seconds, no? 11 seconds sa aking urasan. So meron na lang siyang 49 seconds. Okay? So uras ba niyang magtanong, objection. Brother? Yes, objection. Go ahead, Brother Cyrus. Opo. Kung sakali po magtatanong siya, ang ginagawa niya ay rebuttal. No? Ako yung sumagot lamang. Hindi ko po tinatanong kung kailangan ko makita yung kanyang referensya. Okay. Diretso na lang po siya okay. Sa pagtatanong. Okay. Na hindi po inire-rebat yung aking sagot. Kasi okay. Nasa bro, pagtatanong po siya, hindi po sa rebatan para sa aking sagot. Maliwanag bro. Counter objection, Mr. Moderator. Yes, counter objection. Pwede counter? Yes, go ahead. Oh, bakit inalatag ko ang aking referensya? Dahil po, di-charge yung mali ang aking referensya. Yun ang dahil okay. Natin nilatag. At saka malinaw okay, dito sa ating referensya na Nisan Purpin is Friday, hindi Thursday. Okay, bro. Tata, okay. Naintindihan ko yung side mo, bro. Pero may point si Brother Cyrus. Gawin mo na lang tanong ang katanungan mo kasi ayong ebidensya mo, i-create mo na lang into constructive cross-examination yung ebidensya mo kasi nasa cross-examination naman tayo. Okay. After nito, meron ka mang 15 minutes, Brother Tata. So doon mo na lang ilatag lahat. No? Kasi tapos tuloy-tuloy pa tayo. After ng cross-examination, ikaw man ang mauna sa rebuttal. So doon mo na lang yan. Ano. So focus muna tayo sa ating pagtatanong. Meron ka pang 49 seconds, kapatid na Tata. At ang objection time natin,
Time remaining sa ating pagtatanong ay 7 minutes and 51 seconds. Continue, Brother Tata, sa ating pagtatanong. Ayon sa aking referensya, ang Nisan 14 is Friday. Mali ang referensya kong ginamit? O tama? Okay po, no? Sa aking pong pagkakaunawa, mali po ang referensya inyong ginagamit. Dahil unang-una, wala ka pinapakita kung sino ang author nito, sino ang gumawa nito. At the same time, ito ay batay lamang sa tinatawag na commentary. No? Commentary lamang ito. Bakit naging commentary? Ay, wala po tayong makikita. Hindi mo binabasa sa Biblia. No? Na yan ay tamang salin. Tignan mo kung anong original niyan. Mapatunayan mo sa akin na yan ay Friday sa Greek. Tatanggapin ko ang maling salin mo na nilalatag sa akin. Yun lamang po. Magandang gabi. Okay. Sabi niya mali. Okay. Maraming salamat, Mr. Morse. Sabi niya, hindi natagkabayin kahit mali. Okay. Okay lang. Inamit mo ang John 19:31. Mabasa ba dito sa John 19:31 na namatay ang ating Panginoon sa araw ng Hebes? O hindi mabasa? Okay. No, hindi po mababasa dahil nga po akin nilalatag ay Hebrew calendar. No po. At yung Hebrew reckoning po ay wala pong Webes na makikita sa original. Pero pinapakita po sa John 19:31 na ito po ay propesiya. No, ito po yung sinasabi nga po natin na yung high day o batayan po. Kaya nga po hindi ba sa lubong ng ating kapatid na tata yung aking latag sa concordance na high day na ito ay prolonged sabat. Not an ordinary sabat, a prolonged sabat, a prolonged sabat. Kung gusto niya patunayan yung kanyang maling aral, patunayan niya mismo, salubungin niya mismo yung aking nilatag sa concordance, sa original na megas, no? Yung high sabat na ito ay prolonged. Kaysa lalatagan niya ako ng maling latag, maling referensya, maling salin. Yung lamang po, magandang gabi. Time. Next question. Next question. Sabi niya, ginamit niya ang John 19:31, hindi mabasa sa kanyang ginamit na Biblia ang na Huwebes ang namatay ang ating Panginoon. Kung aking mabasa sa isang sali ng Biblia, God's Word in Translation, isang Protestant na Biblia, na kung aking mabasa ang John 19:31, na ang ating Panginoon Jesus namatay sa araw ng Biyernes o Friday. Objection time. 5 minutes and 13 seconds. Meron ka na lang 29 seconds na naiwan, Brad Tata, sa iyong pagtatanong. Go ahead, kapatid na Cyrus. Apo. Ako po yung tinatanong niya. Ngayon, siya po ay nagka-challenge sa akin. Apo. Meron po bang rule regarding challenging? Okay. Wala tayong rule regarding challenging. Sandali, Bro Tata, ha? Bro Tata, sandali. Meron tayong, okay. Wala tayong rule regarding sa challenge question. Pero pagdating sa mga challenge question, it's up to you na, Brother Cyrus, kung tatanggapin mo ang challenge question kasi parang bonus na yan eh. So, but hindi rin, ibig sabihin, ikaw din mamaya, Brother Cyrus, pwede ka rin mag-challenge question. Brother Tata, ano yung counter natin? Counter objection, ang hindi naman yung challenge ang aking tanong. Sabi niya sa iyang sagot okay. Kanina na hindi mabasa ang haron ng Huwebes sa kanyang salin. Samantalang sa aking salin na ginamit, God's Word Translation, mabasa ang Friday. Alin ba ang ating panalawaan yung sa iyong hindi mabasa o sa akin na mabasa? Yun, tama ba itong okay. Aking... Wala naman kong challenge. Binipili lang ko, napili lang siya okay. Kung mali yung panalawaan niya. Oh. Okay, moderator's time. Bro Cyrus, kasi nag-objection ka kaya naputol yung pagtatanong ni Brother Tata. Hindi naman pala challenge question, kaya ipagpatuloy na lang natin ang naiwan niyang 29 seconds, Brother Cyrus, ha, para malaman talaga natin kung challenge question ba ito o hindi. Bro Tata, meron ka pang naiwang 29 seconds to complete your 1 minute sa yung pagtatanong. Continue, Brother Tata, kung challenge or hindi challenge question yan. Go ahead. Okay, maraming salamat. Balikan na natin. Sabi mo kanina, totoo ba yung sabi mo kanina nga panahon sa ating Panginoong Sos ang ginamit ng kalendar is Hebrew calendar? Okay.
Yes, binatay ko po 'yon sa ating Bible dictionary. Na dalawa po ang eksistidong kalendaryo noon. Ang una ay ang Hebrew calendar. Una ay ang Hebrew calendar, pangalawa naman ang Julian calendar. Take note po, wala pa Gregorian calendar. Next question okay. po. Okay. Sabi mo una ang Hebrew calendar. Anong taon ang Hebrew calendar? During the time of Moses, during their exit in Egypt, wala po ang specific na sagot regarding it dahil hindi po kasama sa aking presentation. Okay, walang stock na date ang kanyang sagot. Ang Julian calendar, ilang taon? Okay, anong taon? Wala pong nailatag doon. Ang binasa ko lamang, ito'y existido rin sa panahon nga po ng Roman Empire. Yun lang po aking sagot. Hindi po ako makasagot kung anong taon. Okay. Sabi mo kanina na ang Julius o Julian calendar is 46 BC. Ni-record ko eh. Nandiyan sa ating kamay. Bali, yun. Kayo ang nagsabi. 46 BC yun ang Julius o Julian calendar. Mali yung sabi mo kanina. Payap mo kanina. Kasabi mo ngayon. Hindi mo alam. Pero binanggit mo kanina na ang Julius o Julian calendar is 46 BC. Mali yun. Tama. Tama po yun dahil binasa ko lamang po yun. Pero yun nga po kung anong taon, ibawa, itatanungin ako ganito. Dahil nga po hindi na po existido ang Julian calendar, kaya hindi ko rin po mairelay ng maayos. Dahil hindi na po existido sa panahon na to. Okay. Paano mo, next question, paano mo na laman na nauna ang Hebrew calendar sa Julian calendar na hindi mo alam kung anong taon yung Hebrew calendar? Paano ko nalaman? Wala na po ako sinabi na nauna ang Hebrew calendar sa Julian calendar. Na po. Ngayon, hindi ko po alam kung saan yun po kasi, kasi hindi ko naman po nilalatag na, na nauna ang Hebrew sa Julian calendar. Ang sinabi ko lang po kanina ay binabasa natin yun sa Bible Dictionary. Notata pa, kanina lang po. Okay. Sabi mo kanina, kayo ang nagsagot na una ang Hebrew calendar. Yun ang dahilan. Tinanong, pinalob kita, anong taon yung Hebrew calendar? Hindi mo alam. Tinanong naman tayo, kita na ang Julian calendar, Julius calendar, anong taon? Hindi mo alam. Kahit binanggit mo kanina ng 46 BC, yun ang dahilan. Pinalob kita na bakit tayo nagsabi na una ang Hebrew calendar na hindi mo man alam kung kailan nag-exist ang Hebrew calendar. May sagot? Bro Cyrus? Ano pong tanong? Okay. Paano mo nalaman na una ang Hebrew calendar na hindi man mo alam kung kailan nag-exist ang Hebrew calendar? Okay. Kung papasinin po natin ang Hebrew calendar po ay 2,000 years before the Messiah. No? Yan po ay existed na. O ito po ay paglabas sa Ehipto. No, at kung ang Gregorian calendar naman ay 46 BC, makikita po natin doon ang difference po ng year po na yon. Okay. Sabi mo kanina, hindi mo alam. Samantalang karoon, sagot ka na ito. Okay. Moderator's time, bro. Tata, meron na lang tayong 1 minute and 37 seconds. Last two questions na lang, bro. Tata, dalawang tanong na lang. Go ahead, brother Tata. Okay. Sabi mo kanina, hindi mo alam kailang anong taon nag-exist ang Hebrew calendar. Ngunit ngayon, sinabi 2,000 before Christ. Alin ang totoo? Alam mo, hindi mo alam? Hindi ko po alam. Kasi estimation ko lang po yun. So, yun ka. Sayang ka. Mali yung 2,000 before Christ. Last question na yan, bro Tata. Last question na yan. Estimation lang po yun. Estimation po yun, bro Tata. Okay, last question yan? Wala, yes bro. Last two questions na yun bro. Napaka magandang tanong at saka magandang sagot sa huling dalawang katanungan. At doon nagtatapos ang ating first cross examination na ginawa ng from the Catholic Faith Defender brother Tata Rosal. Again, sa kanyang kaharap ngayon sa affirmative na from sect of Nazarene Judaism first century.
si Brother Cyrus, no? So shout out muna tayo kay Brother Felix Atay at saka kay Brother Jimar Celestino, kang Brother Solomon, no? Alwin Solomon, magandang gabi sa inyo. So shout out natin tong dito sa ating punto por punto sa YouTube channel. Marcel Du, magandang gabi. Flower Girl at saka si Madi Manding. So Noemi Makaun, Maukunin, Joshua Isikel, Lisa Samaranos at saka si Brother Riley Cadilenia, Ingracia Noilan, Disitak, okay. Sarduma Norbert. Sino pa to? Marami pa dito. Ira, no? Magandang gabi sa iyo, Ira. At saka yung mga kapatid natin diyan sa mga sa Hong Kong na sila Ma'am Susan Patiño Quebe, sila Ma'am Honey Ladringan, si Ma'am Maria Cristina Oclida at saka si Ma'am Angie Patins. Magandang gabi sa inyong lahat diyan. At saka si Ma'am Gigi diyan sa Saudi, no? At saka si Ma'am Annalyn Polanco ng United States of America. Shout out din kang Brother J. Carl Buot, no, ng United States of America. Okay, so punta tayo sa ating shout out pala si Ajab Tras, mayong gabi, bro. At saka si Brother Archie Mungkada ng CFD Samal. Okay, magandang gabi sa iyo. So shout out din sa ating kapatid na si Brother J. Carl Badinas at saka si Brother Raymond. Okay. So punta tayo sa ating second stand. Sa ating pakinggan natin ngayon ang pamahayag ng ating kapatid ng From the Catholic Faith Defender. Meron siyang 15 minutes na pagpahayag as negative stand sa ating tema ngayon. So dahil ang tema ngayon ay si Kristo, patutunayan na si Kristo ay namatay ng Huwebes, ang stand niya ay hindi talaga Huwebes. So pakinggan natin kung paano niya gigabain sa kanyang 15 minutes na constructive presentation din and in a negative way. So from the Catholic Faith Defender Team Maria, Brother Tata Rosal, go ahead kapatid. Okay, maraming salamat Mr. Kapatid Narolan Pars, ang ating mabait na moderator at saka sa ating katunggali na si kapatid na Cyrus, ano po ba ang apelido? Nakalimutan ko. Kahayan pala. Sa mga maraming salamat. So ang problema sa ating kapatid, siya po ang burden to prove na ang namatay ang ating Panginoon ay araw ng Huwebes. Sabi niya kanina, una niyang ginamit yung Hebrew calendar, yun. At saka pangalang Julian o Julius calendar, 46 BC. Sabi niya, yung Gregorian calendar, hindi natin na, ang dami pa nating tanong, 1582 na yun. So, malaking problema yun. Bakit nagamit siya ng araw ng Huwebes na yung Hebrew calendar, hindi mabasa yung Huwebes? Bakit hindi mabasa? Dahil wala pa pangalan ng araw. Di ba? Julius calendar, hindi mabasa dahil wala pa pangalan ng araw. Pero sabi niya, kumpare niya, ang 1582 na yung Gregorian calendar dahil po ang naghanay po ang si Pope Gregory XIII. Saan po ba natin mabasa ang araw ng Huwebes? Yan sa Gregorian calendar. Ibig ba sabihin na gamit-gamit siya ng araw ng Huwebes o Thursday, namatay ang Tupinusos, pero yung calendar panilawaan niya, hindi yung mabasa ang Huwebes, nandyan sa Gregorian calendar ang araw ng Huwebes. Di ba? Yun ang unang mali niya. Sumasalungat ang kanyang pahayag dahil Gregorian calendar, di niya mabasa ang mga pangalan ng araw, di ba? Then, tinanong natin, ginamit mo ang Nisan na sabi mo, ang Nisan 14 is araw yun ng Huwebes o Thursday. Yun ang tinanong ko, preliminary question ko kanina, alin ba ating dapat paniniwalaan, yung mabasa o ang hindi mabasa? Malinaw naman yung sagot niya kanina. Di ba? So, yan ang sabi natin, sa palop nating tanong, sa ginamit mong referensya, mabasa ba sa Nisan 14 na ang Nisan 14 is araw ng Huwebes o Thursday? Malinaw naman yung sagot niya, hindi yun mabasa. Yun dahil na
Pinaloob ko siya. Dahil hindi mabasa sa yung reference ginamit na ang Nisan 14, araw ng Huwebes, pag mayroon akong referensya na ang Nisan 14 hindi roon araw ng Huwebes, araw ng Biyernes, mali ang aking referensya, tama. Yun lang ang sagot ko. Wala namang challenge yun. Wala namang challenge doon. Diba? Kung ating, kahit pa i-Google niya yun, yun ang dahilan hindi ko nagamit ng referensya ng libro ng Katoliko. Dahil po, lalong-lalong na hindi niya tanggapin, bias na libro natin, aklat natin, diba? So, ang lahat naging ginamit referensya nandiyan sa, ginamit ko sa, yung sa Google, yung Wikipedia. Kahit na i-Google mo, nag- para sa iyo, nagduda ka nga hindi yun totoo, hindi yun authentic. At ibabasa, arrested and integrated into interrogated by Caiaphas and Pilate that night. Jesus was tried and crucified the next morning at 9 a.m. on Passover day. In John, Jesus died on the Day of Preparation Day for Nisan. Ang tanong, ano po ba ang preparation din yung Nisan 14? The lamb is killed and Jesus was sandali lang. And Jesus and his disciples ate the Passover meal and appear. Sandali lang, bakit nang ito? Appear on Friday the preparation day. Ano ang ating mabasa? Friday, the preparation day. Friday pala, hindi. Thursday. So ang tanong, alin ba ating panilaan yung sa kanyang referensya hindi mabasang Thursday o sa akin na mabasang Friday? Dito tayo, preparation day. Refer to a day of rest. Okay, maraming salamat. The life of a missionary of the Church of the Jesus Christ of Latter Day Saints. Which sabihin, yung nagamit sa pangalan niyon, Mormon. The day before the Jewish Sabbath, Mark chapter 15:42, the day of which Jesus was buried after his crucifixion. Yung 15, Mark 15, 42, sandali lang, hindi na gumana ang aking sandali lang, ha? Hindi na, dito lang, hamanap tayo ng ano dito. Kung tingnan natin, mga kapatid, yung preparation day, dito. Preparation day, ating mabasa na Friday. Ngunit kung dito tayo, sa iba pang karuktong to na referensya, in John, Passover day, fell on Saturday, thereby coinciding with the weekly Sabbath. Na weekly Sabbath, ha? That Sabbath day was an high day. Ano? That Sabbath day as an high day. John 19:31. In which the two festivals were celebrated on the same day. Ano? With two festivals were celebrated on the same day. And Friday was the day of preparation for them both. Ang tanong, alin ba ang ating panilaan yung aking mabasa? Oh. Kung tingnan natin ang karugtong, Mark and John agree that Jesus died on a Friday. In Mark, this was the day of Passover, Nisan 15, the morning after the Passover meal of the evening before arrested and interrogated by Caiaphas and Pilate. That night, Jesus was tried and crucified the next morning, 9 a.m. on Passover day. Kung ating basahin ang salin natin, mayroon tayong salin, dito tayo, balikan natin ang salin sa Mark na kung basahin natin ang Mark 15:42, mga kapatid, ating basahin ang salin. So, di man pwede na ang panilaan yung, sandali lang, yung hindi niya mabasa, samantalang mayroon tayong salin na mabasa, letter for letter, na ang ating Panginoong Hesus
Sandali lang, nasaan naman yung dito? Ito. Ito na lang, oh. Hindi na lalabas, oh. Bakit hindi yun lalabas ang may pinakita tayo kanina na salin, ha? Na namatay po ang ating Panginoon Sos sa araw to. All happened, this all happened on Friday, the day of preparation, the day before the Sabbath, as evening approach. Asan niyo mabasa? Sa Mark 15:42. Kung dito tayo sa John 19:31 na ginamit niya kanina, na nasa ibabaw ang ano, nasa itaas ang sitas, hindi lang natin ma nagalaw kanina, hindi na natin ma ito na, ito pala. Ito, oh, ito na, kita na natin. John 19:31, God's word translation, since it was Friday and the next day was an especially important day of worship, the Jews didn't want the bodies to stay on the crosses, so they asked Pilate to have the remains legs broken and their bodies removed. Anong araw mabasa sa God's Word translation? Ja, Friday. So ang tanong, alin mga ating panalawaan yung ating mabasa na mayroon tayong salin na mabasa yung Friday, pati referensya, ibig sabihin, nag-inside ang referensya at sa kabay, Biblia. Samantala ang kanyang referensya sa kanyang ginamit nga sitas dyan, 1931, and amin niya kanina nga hindi mabasa sa kanyang salin na ginamit. Di ba? Iba pa. Ang daming salin natin na ginamit, yung Mark 15:42 kanina. Oh, Good News Bible. John 19:31, then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday. And they did last 5 minutes. Maraming salamat. Want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. So, ibig sabihin, ang ating kapatid, with your respect sa kanya, na ang kanyang topic ko ngayong gabi, hindi niya napapatunayan na araw ng Himis dahil siya mismo ang nagamit na hindi mabasa kahit yung referensya ng ginamit. Bakit nagamit kayo ng referensya ng hindi mabasa yung Himis? Diba? Mahirap yun. O, diba? So, maliban dyan mga kapatid, dito, kung basahin natin ang Luke, before that, ang ating Panginoon Sus ay may ginamit pa niya ang Mark, Mateo 12:39 up to 40 man yun, kung basahin natin ang 40, sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatian ng ibang isang bibalina na tatlong araw at tatlong gabi, ay ganyan ding mapapasa ilalim ng lupa ang lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Kung tingnan natin sa komentary Mateo Hendricks komentary, isang Protestant din, di ba? Leon Catholic. Dahil na search natin sa Wikipedia. At ibasahin, he continued in the grave just as long as Jonah continued in fish belly. 3 days and 3 nights. Not 3 whole days. A night. Hindi pala equivalent to 72 hours. Hindi pala. Oh. Kung tingnan natin, kapatid, ano po ba ang babala ng ating Panginoon Sos? Sa Mateo 16:21, mula noon ay ipinalam ni Jesus na sa kanya mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Ano po? Ikatlong araw. Hindi yun sa loob ng tatlong araw, equivalent na 72 hours. Ikatlong araw. Maliban dyan. Kung dito tayo, Luke 9:22, sinabi niya,
kinakailangan ang anak ng tao ay dumanas ng maraming bagay at siya ay tanggihan ng mga matanda at mga pinunong saserdote at mga guro ng kautosan. Siya ay papatayin at ibabangon na sa ikatlong araw. So, Last two minutes. Okay, maraming salamat. Namatay siya sa araw ng Biyernes, batay po sa ating ginamit ng mga salin. Namatay siya sa araw ng Biyernes. Mula sa Biyernes, ano ang ikatlong araw? Kung basahin natin ang Luke 24:1 sa Good News Bible, very early on Sunday morning, the women went to the tomb bearing the spices they had prepared. Kung basahin natin 24:21, isinakdal siya ng aming mga pinunong pari at mga pinuno ng bayan. Yun ang babala ng ating Panginoon na isinakdal siya sa punong pari at mga punong bayan, at pinuno ng bayan, upang mahatulang mamatay. At siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon. Anong araw? Siya na muling nabay. Araw ng Linggo. Ngunit ikatlong araw na yon. Mayroon pa ang dami nating mga referensya na ang Nisan, kung basahin natin sa dito mga kapatid, ating balikan ha, ng Passover, Isaac, hindi natin naigang gamitin. Kung dito tayo sa Greek, hindi na natin natanong. Ha? Kung tingnan natin, ang tanong, magandang tanong pala ka, ano po ba ang Greek ng Friday? Kung basahin natin ang Greek ng Friday, kahit i-google mo, paraskevi. Ano po ba ang ating mabasa sa Mark 15:42 sa English translation, mabasa ang Friday. Mabasa dito kay Ede Officias Hino Mines Jimenez Ipay N. Paraskevi, who is then pro Sabaton. So ang mabasa natin sa Greek, kay ang Greek ng Friday is yun. Mabasa litra po litra sa Greek. In which the New Testament was written in Greek. Kahit magduda mo, binasa natin ni Brother Jando kanina, ako ibang pinasa, hindi natin na lagay dito nga ano po ba ang Greek ng Friday. So, kung tingnan natin, okay, pati yun. Maraming salamat at magandang gabi. Okay, maraming salamat Brother Tata Rosal. At tumingog na ang ating mahiwagang relo. Okay, maraming salamat kapatid Tata Rosal from the Catholic Faith Defender Team Maria, no, sa iyong 15 minutes negative stand sa ating tema ngayon na patutunayan na ang si Kristo ay namatay sa araw ng Webes. Okay, shout out pala sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook, sa 150 viewers natin sa Facebook at saka sa 293 and counting sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Joshua Ezekiel, magandang gabi sa iyo. Brother Edita Cotamura at saka Kang Sardoma Norbert, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Medyo maganda ang talakayan dito sa mga comment section sa ating mga social media. Gaudioso Batingal, magandang gabi. Okay? Ralet Ignacio, pa-shoutout naman po. Pedro Ampo, maraming salamat. So, si Gerald Giwan, so maayong gabi kanimo diha. Sa ating Facebook naman, si Brother Jaspier Haspe, magandang gabi kapatid na Jaspier. Si Pastor, sino Pastor? Si Father Eberhard Cahilog, magandang gabi pala sa iyo, Pads, at salamat sa iyong panunood sa ating programa ngayon. Si Brother, sino pa to? Si Brother J. Carl Buot, no, ng United States of America, maraming salamat sa iyo. At sa lahat ng mga kasama ko dito sa Catholic Faith Defender Samal, maraming salamat sa inyo. Sila Brother Rolando Marquez at saka si Sister Justine Humawaas at saka si Sister Yana Chenemy Yana at saka si Sister Lorigine, no? Magandang gabi sa inyong lahat. At saka shout out pala sa aming kapitbahay ngayon na nakikinig sa live or nanonood sa live, si Sister Amy Epifanio na laging nagsubaybay dito sa programa
punto per punto, may talakayan man o hindi, laging nakikinig o nanonood sa ating programa. Okay? So punta tayo sa ating cross-examination na gagawin ng affirmative to negative. Brother Cyrus, ready ka na, Brother Cyrus? Yes po, ready na po. Dahil handa ka na, Brother Cyrus, pakinggan natin ang cross-examination, counter-cross-examination na gagawin ng affirmative from sect of Nazarene Deism na si Brother Cyrus. Go ahead, kapatid na Brother Cyrus. Muli, kapayapaan po ang sumainyo. At aking kong tanong ay mula sa John chapter 19, verse 31. Na po. Tanong ko po rito kay Brother Tata, yung 1931, yung high day, na mayroong concordance na referensya na G3173 na megas sa Greek, no? Sabi rito, including the prolonged forms. Ang tanong ko, tanggap niya ba itong concordance na ito sa Greek na sinasabing prolonged forms? Yes or no? Tanggap po ba yung sinasabi na prolonged course sa concordance? Tanggap ko kung ang prolonged course nagsabi yung napatunay na araw ng Hipis. Okay, next question. Objection po. Yes, objection po. Go ahead. Go ahead. Sinasabi niya, tanggap daw niya kung nakalagay ay Webes. Ang tanong ko po ay yes or no. Okay. Yeah. Brother Rosal. Ibig niya ba sabihin hindi yung niya tinatanggap mo, yung aking tanong? Yung sabi ko, tanggap ko. Ibig sabihin, yes na yun, tanggap ko. Pag mabasa yun, Thursday. Okay. Pag hindi, mabasa ay hindi ko tanggap. Pag mabasa mo yung Thursday, tanggap ko. Pero hindi yung mabasa, hindi ko tanggap. Okay, next question. Politiko po yung tanong, ano po? Kung tanggap sige niya po itong prolonged forms, no? No? At ibig sabihin ng prolonged forms ay pinahaba, no? Paano naging mahaba yung regular na isang sabat lang? Paano ito naging mahaba? Kung sinasabi niyang prolonged form itong G3173 na megas. Kung prolonged form ito, paano naging prolonged form ang single sabat? Sabi niya, paano po na prolonged form to ang single sabat? Kung ating basahin, mga kapatid, sa aking referensya, and John Passover a Friday, and John Passover day fell on Saturday, thereby coinciding with the weekly sabat. The sabat day was the high day. John 19:31, in which the two festivals were celebrated on the same day, and Friday was the day of preparation for them both. Dalawa palang celebration. Ang aking sagot kanina, tanggap ko, kung mabasa mo ang araw ng Hibis, pero kayo na nag-amin kanina yun, hindi yan pamabasa ang araw ng Hibis sa John 19:31. Kayo lang ang sumalusulungat sa topic mo. Objection. Okay. Po. Objection, go ahead. Apo, ang objection ko po, ang tanong ko po kasi, paano naging prolonged form kung single sabat lang? Pinapatunayan niya na single sabat lang. Ang tanong ko po, paano naging prolonged form kung single sabat lang sinasabi niya? Ang sinasagot niya po kasi, isang sabat lang magkapatong. Dalawang event sa isang araw. Ang tanong ko po, sabi niya, sang tanggap niya yung prolonged form na megas, 1930 yung aking referensya sa concordance, pero sinasabi niya naman ay magkapatong o same day lang. Paano naging prolonged form kung same day lang? Ang tanong ko po, paano naging long form? Okay. Moderator's okay. Time. Moderator's time. Kapatid na tata, meron ka na lang 11 seconds na naiwan. Continue na lang, Brother Tata. Tapos meron ka na lang 11 seconds na naiwan sa ito kasi nasagot mo naman. I-continue mo na lang. Go ahead, bro. Okay, sinagot ko na. Kanina, sinagot ko. Sa ngayon po, kung mabasa niya yung araw ng Hibis, yan na ang nag-amin kanina, hindi yung mabasa. Bakit ginamit niya yung forum force na hindi pala mabasa araw ng Hibis? Ginamit ang forum ng Hibis. Okay. Go ahead, so, next question. Ang sinasabi mo, kinokontra mo yung sinabi ng G3173 na long form na sinasabi mo ngayon na isang araw lang tong event na ito. Kinokontra mo ba? Yes or no? Hindi ko kinokontra. Kayo ang nagkontra. Dahil po,
Eh tayo na ang nagsabi, hindi yun mabasa ng araw ng Hebes, yun ang topic mo. Eh tayo ang sumasalungat sa reference ang ginamit mo. Ang ating reference ang ginamit, malinaw na malinaw. And Friday and John, Passover day fell on a Saturday. Thereby concerning with the weekly Sabbath. Malinaw, weekly Sabbath. Ano po ang weekly Sabbath? It's Saturday. That Sabbath day was the high day. So tanggap mo yung high day is weekly Sabbath. John 9:10-31, in which the two festivals were celebrated on the same day, and Friday was the day of preparation for them both. Malinaw na malinaw, Friday, hindi Thursday. Next question. Okay, may ang tanong ko po ganito, sino po yung author ng sinasabi niyang Google? No, nag-Google siya, ang kanyang referensya si Google. Sino pong author niyan? Sino nagsulat? Kasi tinanong niya ang aking sinong author. Ang sabi ko na niya, Wikipedia yon. Kung naduda ka, paki-Google dyan. Kung naduda ka, i-Google. Iba, lalabas yon. Wikipedia ang ginamit ko sa Google. Okay. So, sasagot niyo po si Wikipedia. Ano po? Sangayon po ba kayo na kahit sino po pwede po maglagay ng information sa Wikipedia? Sangayon po ako dahil po nag-coincide ang Biblia at saka referensya. Oh, mabasa yung John 19:31 na Friday sa Biblia ang aking ginamit na salin, Friday ang mabasa. Ang problema, yung referensya mo at Biblia mong binasa, hindi mabasa ang Thursday. Kawawa naman. Hello? Okay. Kapag pala ako naglagay sa Wikipedia na Thursday namatay ang Misaya, tatanggapin mo rin? Yes or no? Hindi ko tatanggapin dahil sumasalungat yun sa mabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Biblia ay Friday. Ah, hindi. Contradict na yun sa mabasa sa Biblia. Next question. Hello? Okay, moderator's time. Moderator's time. Bro, bro tata, kapag masyadong maikli lang yung sagot natin, sabihin mo na lang na next question okay. Para hindi tayo maghintayan. Okay? 7 minutes and 1 second time remaining sa cross-examination. Bro Cyrus, continue sa pagtatanong. Oo. Okay. Sabi mo, ang Paraskewe ay Friday sa Greek, tama ba? No? Pero, ang nasusulat sa Biblia ay preparation. Sa halos lahat ng salin ng Biblia, it's a preparation day, hindi Friday. So ano yung tama? Yung binigay mo na dalawang salin na Friday, may inserted na Friday, o lahat ng Biblia na sinasabing preparation day? Okay, maraming salamat sa magandang tanong. Kung basahin natin ang John 19:31 sa Greek, mabasa ang preparation day ay pare. Ano ito naman? Pwede na ipapakita, Brother John, do, ha? Sa Greek Bible, mabasa rin Paraskevi. Dito, Paraskevi. Ibig sabihin, ang Greek ng Friday is Paraskevi. Ibig sabihin, even sa Greek, mabasa yung Friday. Kaya ang Greek sa Friday is Paraskevi. Ang sa yung Thursday, kahit anong salin, hindi yun mabasa. Na Thursday namatay ang ating Panginoon Jesus. Kung sa atin pa, sa amin dito, sa Bisaya, maglana tayo ng botot dyan. Objection, go ahead. Apo. Hinihintay ko po yung sagot niya muna bago siya magpaliwanag. Sabi ko, alin doon ang tama? Pero naubos na po halos okay. Yung sagot niya. Hindi po niya sinagot. Meron ba siyang 20 seconds na naiwan, kapatid na Cyrus? Ulitin ang categorical question mo kasi ipa-continue natin. Meron pa siyang 20 seconds, bro. 40 seconds ang kanyang na-consume. Sayang 1 minute. Ulitin ang categorical ang na katayin mo sa'yo. Sige. Ang tanong ko po, ano yung tamang salin na lahat ng salin sa ng Biblia, halos 99% sinasabi dyan, preparation day. No? Alin ang tama? Itong maraming salin na preparation day o itong preparation, itong may maling salin na o salin na may nakalagay na Friday? Ano ang tama? Yung mas maraming 99% at yung dalawang salin niya na sinasabi niya, alin doon ang tama? Okay, alin ang tama? Yung mabasa na Friday, tama yon. Tatlong salin ginamit ko, hindi lang isa. Hindi lang dalawa, tatlo. Bakit tama? Dahil po sa Greek in which the New Testament was written,
Ang grape ng Friday is pares kiwi. Kahit i-google mo, ano po ba ang grape ng Friday? Pares kiwi. At mabasa sa time. Next question. Next. Time bro, time. Next question. Okay, no? Sinasabi niya, tama daw yung tatlong salin, no? Na-inserted yung Friday. Na sinasabi, sa lahat halos ng salin ng Biblia, walang Friday. No? Ngayon, kung tama yung tatlong salin lamang, ibig sabihin ba na mali lahat ng salin na nagbigay ng halos lahat ng salin, eh, naglagay na preparation day lamang at walang inserted the Friday? Okay, sagot. Ibig ba sabihin yung halos lahat ng Biblia mabasa is preparation day lang? Totoo naman yun na mabasa sa ibang salin preparation day lang. Ngunit ano po bang araw ng preparation day? Mabasa ng salin, tatlong salin na Friday. Ang yung Thursday mo, walang mabasa. Alibang panilwan. At saka yung Greek ng Friday is Paris Kiwi. Paris Kiwi. Alin at saan po ba natin mabasa Paris Kiwi sa Greek Bible? Yung talata mo ginamit dyan 1931. Hoy yun, Lord, hindi ko mahirapan po. If you, Paris Kiwi. Ano po ba ang Paris Kiwi sa English? Friday. Ibig sabihin, mabasa. Hindi naman pwede basahin ang Friday sa Greek. English yun eh. Yan mabasa sa Greek. Paris Kiwi. Ano pong Paris Kiwi sa English? It's Friday. Hindi Thursday. Time, next question. Okay. Next question po do. Sa Matthew chapter 19 verse 40, no? Ang sinasabi po kasi dito ay preparation dates para sa Passover. Ang tanong po rito, meron bang preparation sa weekly Sabbath? Natural, ang tanong, meron bang preparation sa weekly Sabbath? Ano preparation sa weekly Sabbath? Yung Friday. Dahil po next day is Sabbath. Oh, akin basahin. This all happened on Friday, the day of preparation. The day before the Sabbath as evening approached. New Living Translation, Mark 15:42. Malinaw na milyon na may akong inilatag na ebidensya, kayo walang inilatag ebidensya, kung sa korte pa, kawawa naman. Follow-up. Next question. Okay. So, sinasabi mo na weekly Sabbath yung ginagawa ng preparation at hindi po yung yung unleavened bread? Yes or no? Sinagot ko na. No, dahil dalawang. Ginamit ko na kanina, dalawang festival. Ano po bang dalawang festival? Para sa'yo, isa lang. Talaga, inulit-ulit ko na. Na dalawang festival. Aking basahin ulit. Baka hindi niya lubos na maiging narinig, ha? And John, Passover day fell on a Saturday, thereby coinciding with the weekly Sabbath. That Sabbath day was on high day. Na John 1931, in which the two festivals were celebrated on the same day, and Friday was the day preparation for them both. Malinaw na ulit mamasa na ang Friday pala ang preparation day, hindi Thursday. Follow up. Okay, next question. No? Sa Concordance, G3904, Pares Kewe, Friday ba nakalagay doon? Sinagot ko na yan. Kanina pa. Ang mabasa, hindi naman yun ang kinborden eh. Kayo ang nagamit. Kayo na ang nagsabi na hindi mabasa ang Huwebes. Lalong din. Hindi na mabasa ang Huwebes. Alangan. Alangan naman. Okay, objection. Na ako. Okay. Objection, objection. Ang tanong ko po sa concordance, ano po, brother? Hindi po yung sa ano po. Ang tanong ko po sa concordance, yung Pares Kewe ba, ano bang katumbas noon sa concordance? Hindi ko tinatanong yung commentary na binasa niya. Po, sa concordance po. Okay. Yun po okay. Yung aking tanong. Ang Pares Kewe... moderator's time? Pero, okay. Meron ka pang... 47 seconds, kapatid na tata. Okay. Go ahead, bro. Go ahead. Sabi niya sa concordance, ang mabasa, Paris Kewe. Ano po ba? Kung basahin natin sa Greek Bible, ang Paris Kewe is Friday, hindi Thursday. So, ano yun ang sagot ko? Kung mabasa concordance is Paris Kewe, is Friday yun. Hindi. Sa Latin is Paris Kewe. Sa Greek, Paris Kewe. Pero sa English is Friday. Yun ang mabasa natin sa sali ng Greek na mabasa. Kinina lang natin binasa na ang Greek is, ang Friday is Paris Kiwi. So, hindi yung Thursday.
pati yung Evelyn, repeal sa maginamit, hindi yun pumapabor sa iyo. Hello? Okay, time. Moderator's time. Kapatid ko, Cyrus, 1 minute and 30 seconds na lang yung time natin. Last two questions na lang, kapatid. Last two questions na lang. Go ahead, go ahead. Pwede ko bang ipakita yung concordance mo na nagkasabi na yung pareskewe ay Friday? Ipakita mo. Sabi niya, pwede ba ko na ipakita? Wala akong concordance. Ang mabasa lang natin sa Biblia na ang pareskewe is Friday. Alam mo, baka hindi niya alam na ang pareskewe Friday pa lang sa English. Bakit ginamit niya na ang mabasa pareskewe niya sa ang pareskewe is Friday yun, hindi Thursday? Kung mapakita mo sa concordance na ang pareskewe is Thursday, at talo na po ako. Hello? Next okay, question last question. Po. Last question. So inaamin mo na yung sagot mo kanina sa akin na sinabi mo sa na ang tanong ko kasi sa concordance eh sinasabi na Friday ang pareskewe. So inaamin mo ngayon na wala kang concordance diyan at wala kang binataya na sinasabi mo na sa sinasabi sa concordance na ang pareskewe ay Friday. Tama ba? Na ikaw ay nagsisinungaling sa sinabi mo na 'yan? Sagot, hindi po ako nagsisinungaling, baka ikaw kayo ang nagsisinungaling. Dahil po, ang mabasa pala sa concordance, ginamit mo pareskewe. Ang tanong, ano po ba sa English ang pareskewe is Friday, hindi Thursday? Hindi kayo ang nagsisinungaling. Bakit ginamit mo ng naturang referensya, hindi na po mapapor sa iyo? Kung mabasa mo dyan sa yung concordance na ang pareskewe is Thursday, atalo na po ako. Pero kayo ang talo dahil po, ang pareskewe pala is Friday. Mabasa sa Mark 15:42, Mark 19:31, na ang pareskewe is Friday sa English translation. Hello? Okay, wala nang follow-up, brother Tata. Last question. Wala na. Thank you na yun ang final answer mo. At maraming salamat sa iyong mga mainit na kasagutan, kapatid na Tata Rosal from the Catholic Faith Defender, doon sa lahat ng katanungan galing from the affirmative side kang Brother Cyrus ng Sect of Nazarene Judaism. So inom muna kayo ng hindi masyadong malamig na tubig kasi baka pagawin kayo. Basa muna tayo ng ating mga komento sa ating shout out muna tayo sa ating mga sa ating mga giliw na taga-subaybay. Okay, kasi last part na tayo pagkatapos nito. Magandang gabi, Jasper Haspe. Hida Romarate, magandang gabi. Kang Sister Sinaida Jeselistino, magandang gabi. Kang Brother Archie Mungkada. Kang Brother Mac Ken. Kang Kinot, no? Magandang gabi sa'yo. Kang brother dito sa Purok, sa YouTube channel sa Punto Por Punto. Jerome Peter Baklig, magandang gabi sa iyo. Maria Joy Lobke, Noemi Makoonen. Maria Joy Lobke, Lisa Sumaran Samuranos. Sino pa to? Rosemary Falsado. So, Cardo Dalisay. So, andito pala si Cardo Dalisay. Kaya pala walang shooting. Nanonood pala ng punto por punto. Okay, shout out din po sa ating kapatid na si Brother Pedro Ampo, Jundre Canyo, Alicia Gimaw, sino pa to? Ralhit Ignacio. So, maraming salamat sa inyong support sa ating talakayan ngayong gabi. Maria Lunalisa Tadlip. Okay, magandang gabi sa iyo, kang MG Zion. Okay, so hinahinay lang sa ating mga komento ha. Kasi ang iba dyan medyo below the belt na. J-Boy Carino, magandang gabi po. Remedios Claracay. Okay, so moderator Apila Pudmig, shout out. Okay, Tiger Heart Rabong. Maayong gabi. Joel Ral Hakulan. Hilda Romarate Basar, magandang gabi, Purok Kamatuuran. So magandang gabi. Ingat kayo palagi mga kapatid. Laging magsuot pa rin ating face mask, no? At saka yung mga safety protocol na pinapagawa sa atin.
So, gawin pa rin natin kahit medyo relaxed ang ating panahon sa COVID-19. Vidal Villanosa, maganda gabi. Snow bars, no? Watching from Gentry, Cavite. Okay, magandang gabi sa lahat. Sa lahat ng mga Tagalog dyan, nandito sa Punto por Punto. Maraming salamat po. Pa-shoutout po, Bullets TV. Lorenza Ranis, mabuhay. Team Maria, maraming salamat. Jose Hadokana. Okay, so Sabino Anana, maraming salamat sa inyo. Okay, so punta na tayo sa ating final part, no, ng gabing ito, kasi diretso na tayo rebuttal at saka final stand. So 10 minutes po ito. Brother Tata, iano ko na lang, bro, sa within 10 minutes mo, bro, siguro yung last 5 minutes mo, bro, mag-alarm ako na 5 minutes na lang para ma-adjust mo na lang yung time mo sa yung rebuttal at saka sa yung conclusion. Okay? Okay ba yan, bro? Tata? Hello, bro. Tata? Naka-mute ka, bro? Okay, Jewel Puking Padilla, magandang gabi sa'yo from Tabuk City, Kalinga. Okay. Salamat, Mr. Moderator Tiger Heart Rabong. Okay. So, bro, tata, ready na, bro, tata? Okay, sandali lang kay Migo ng pauni na delete po ang aking OBS, ha? Sa aking naka-live po ako. Bigla lang nawa dahil may nag-plus ba. Yeah, bigla lang na-click kong yes, bigla nawala ang aking OBS. Sorry po. Okay. So, i-restore okay medyo. Na medyo. Sige. Okay. Okay na yan, bro. Okay. Tata, pwede okay na yan. Okay, maraming salamat. Okay. So, shout, good evening. Okay, bro. Tata, 5 minutes, 10 minutes man to, bro. Mag-alarm ako ng 5 minutes, no? Para maka-adjust ka sa iyong rebuttal at saka sa iyong final stand. Ganun din sa iyo, kapatid na Cyrus, ha? After nito. Okay, from Sambuanga del Sur, magandang gabi. Jairil Rex Rosel at saka kang Ernie Gadian at sa Geoffrey Arnasan. Okay, pakinggan natin mga kapatid ang rebuttal at diretso final stand ng ating kapatid na si Brother Tata Rosal from the Catholic Faith Defender Team Maria. 10 minutes, Brother Tata, magsisimula ang iyong 10 minutes kung ikaw ay magsisimulang pagsasalita. Go ahead. Okay, maraming salamat sa kapatid na Roland Pards at sa ating kapatid na katunggali, ha? Walang no hard feelings lang po, kapatid, ha? Kung baga sa amin, sa kumbati lang sa rason, walang hindi kasali yung korason. So, kung tingnan natin, yun palang ginamit niyang concordance ang Paris Kewi, mabasa sa Greek translation is Friday. May apaki, pwede ni mo, nag-share na po ako sa BBS, Brother Jando. Sinisend ko na yun sa BBPS yung translation sa Friday na Paris Kiwi. Paki-plus, Brother Jando, kung ano? Yes, brother. Yes. Ito na, brother. Yun ang aking sinisend. So, malinaw na malinaw, ano po ba ang translation sa Friday na ginamit ng ating kapatid na concordance na hindi pumapabor sa kanya? Ibig sabihin, gamit-gamit siya ng concordance, hindi pala niya alam yung Paris Kewi na babasa sa concordance, Friday pa lang yun, hindi pala Thursday. Kawawa talaga. Ha? Oh, Friday pala. Oh, malinaw na minilaw na ang pinakita niya ni Brother Jando na Friday pala ang Paris. Oh, sandali lang. Paris Kewi mga diha. Pero sa Biblia, sa babasa natin sa Greek, is Paris Kewi. So, malinaw mga kapatid, no? Yung concordance na ginamit mo, ibig ba sabihin, gamit-gamit ka ng concordance, hindi maalam yung Paris Kewi? Nga ang translation pala is Friday, hindi Thursday? Astilan talaga. Hmm? Malinaw. Yun ang dahilan na ginamit ko kanina tatlong, kung para siya, yung mabasa na, aking mabasa na tatlong, ating balikan yung tatlong, hindi naman yun nakita sa, wala na po akong kwan eh. Sorry na lang. Wala na po akong
OBS, ha? Sorry po, wala na po akong OBS. Kung tingnan natin yung John 19:31, Good News Bible, the Jewish, then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday. Mabasa Friday sa Good News Bible. Kung dito tayo sa Mark 15:42 sa New Living Translation, this all happened on Friday, the day of preparation, the day before the Sabbath, as evening approach. Friday pa rin. Sa God's Word, Friday pa rin mabasa since it was Friday. Basahin natin ang Greek. Kung ang Friday sa Greek is Pareskewe, mabasa ba sa Greek translation? Yun. Ating basahin pa nga, kapatid, ha? Ating basahin. Sandali lang, kaya wala na po tayong humingi pa tayo ng pamanin. Hindi na yun makita siguro sa ating OBS. Kaya wala na po tayong OBS. Biglang nawala. Basahin natin ang Greek in which the New Testament, hindi na siya magparata nga mali, di ba? Kung hindi na panlalawaan yung tatlong sali na ginamit natin na mabasa ang Friday, Preparation Day, then ang Friday pala is Pareskewe, mabasa ba? Mabasa natin sa Mark 15:42 sa English Translation, yung ginamit natin, the New Living Translation, na ang mabasa is Friday. Sumasalungat ba sa Greek in which the New Testament was written in Greek? Ating basahin ang Mark 15:42. Greek. Kai edi opsias himominies epi in paraskewe. Paraskewe. Ano po ba ang paraskewe? Pinakita kanina ng Brother Jando. Is Friday. Kapatid. Malinaw na malinaw kanina na sabi mo ang salin nga aking ginamit is mali. Hindi yun mali. Dahil mabasa letter po letter Friday, ang Friday pala sa Greek Bible is Pareskewe. Ang sa iyong ginamit is yun ang mali. Lalo-lalo na yung gamit mong concordance, nag-iisang concordance ginamit mo, hindi pala pumapabor sa iyo. Hindi pala ang alam ni mo nang mabasa sa concordance Pareskewe, Friday pala yun, hindi yung Thursday. So ang bayo ko sa iyo, maraming salamat. So ang payo ko sa iyo, brother, huwag na kayong gagamit yung concordance para magpapatunay yung aral mong walang napapatunayan. Dahil hindi yan pumapabor sa iyo. Di ba? Akin ulitin, ginamit niya ang concordance, nag-iisang referensya pero hindi pumapabor sa kanya dahil hindi pala niya alam ano ang ibig sabihin ng Pareskewe sa English Friday, hindi Thursday. Ha? Pero mayroon akong, may 5 minutes ba, mayroon akong inalatag dito, Matthew 4, hindi na yun abutan siguro, pero atin na lang, yun ang pang concluding statement ko. Matthew 12:40 and John 19:14, nagkasalungatan ba yung mga talata kung may solusyon dito, ha? First solution, they insist that this is the literal meaning of the phrase three days and nights. Second, they point out that on the view that Jesus was crucified on Friday, there is no explanation for what he did on Wednesday. All other days are accounted for the third. They argued that the Passover was sandali lang, kaya hindi natin makita na. So, yun mga kapatid na itong nga reference ating ginamit, akala ko nga ang papatunayan niya na matay ang ating Panginoon is Wednesday, Thursday pala. Yun ang dahilan na ginamit natin. Pero may magandang explanation sa naturang na research natin. Ha? Okay, dito tayo sa... Hindi naman mag ano baka hindi na mag sandali lang. So first insist paraphrase dito tayo sa ikalawa. Dito sandali lang kay nandito na tayo sa Daniel. Second
Dito tayo sa first, second solution. Most biblical scholars believe that Jesus was crucified on Friday. Most biblical scholar was believe that Jesus crucified on Friday. They take the phrase 3 days and 3 nights to be a Hebrew figure of speech. Ano pala? Figure of speech pala. Referring to any part of 3 days and 3 nights, they are offered the following in support of their position. The first, the phrase, the day, night, day and night does not necessarily mean a complete 24-hour period. The psalmist reference to remediating day and night on God's word does not mean one has to read the Bible all day and all night. Saan pa babasa? Sa Awit chapter 1 verse 2. Second, mayroon pang oras ha? Second, it is clear from the use of the phrase 3 days and 3 nights in the book of Esther, that is does not mean 72 hours. That does mean not 72 hours. For although the fasted 3 days and nights, saan po pamasa? Esther 4:16. Between the time they started that the time she appeared before the king, the passage state that Esther appeared before the king on the third day. So, Esther 5:1. Mayroon pang oras? The third, Jesus used the phrase on the third day to describe the time of his resurrection after resurrection. Matthew 16:21, Matthew 17:23, Matthew 20:19, at saka Matthew 20:61. But on the third day cannot mean after the 3 days, which 72 hours demands. So malinaw na malinaw mga kapatid. Dito tayo, dinilain to support. Mayroon pang oras? Sandali lang. Dito tayo. Kung tingnan natin mga kapatid na ang araw para ng Huwebes eh hindi yun preparation day. Saan yun? Sige na lang. Nawala na. Dito tayo sa port. Mayroon pa lang oras siguro. Port, this view fits best with the chronological order of events as given by Mark 14:1, as well as the fact that Jesus died on Passover the Friday to fulfill the conditions of being our Passover lamb. Corinthians chapter 5 verse 7, Leviticus chapter 23, 5 hanggang 15. Saan po natin na kuha yun? Sa referensya natin, the excerpt of Brown Retex. Maraming salamat at magandang gabi. Salamat. Okay, maraming salamat Brother Tata Rosal. From the Catholic Faith Defender Team, Maria, sa iyong rebuttal at saka final stand, no? As negative tonight. So ngayon, punta natin sa ating affirmative. The same manner pa rin, magbibigay ng kanyang rebuttal at final stand. Brother Cyrus, ganun pa rin, 5 minutes, mag-alarm ako para ikaw ay ma-aware, no, na 5 minutes na lang at ikaw na ang mag-just sa iyong final stand. Okay? So pakinggan natin ang final stand at saka rebuttal ng ating affirmative tonight from the sect of Nazarene Judaism, Brother Cyrus. Go ahead, kapatid na Cyrus. Okay. Doon muna ako sa ating rebuttal, no? Bro, Tata Rosal, pagpaumanhin mo, no, mali pala yung inaaral para sa ating topic. No, galing mismo sa bibig mo, pinaghahandaan mo Wednesday, samantalang Thursday ang aking stand. Kaya pala may naririnig ako sa yung 72 hours, no, within the third day. Eh, hindi po gumagamit ng pagan na yung ganung bilang, ano po. At ang dapat mong gawin ay ako ay tibagin sa aking tinitindig. No? Ang ginagawa mo, yung para skeway lang yung tanging nailalatag dito na yung translation kapag translate ay Friday. Pero ano bang sinasabi ng definition ng pareskeway sa iba't ibang salin, no? Una muna, ang pareskeway pala sa ito sa Merriam-Webster, sabi rito, the day of preparation before the Jewish Sabbath or a feast similar rap, no? Ito pala ay Jewish Sabbath or a feast.
No, hindi ito yung sinasagot mo kanina na weekly Sabbath. It is a Jewish Sabbath or a feast similar. No, ayon niya sa Merriam-Webster Dictionary. Ayon naman sa Bible Study Tool, sabi rito, Paraskeve meaning in the Bible, statement Greek lexicon, a making ready, preparation, equipping, which is prepared, equipment in New Testament, Jewish sense, no? Wala pong preparation sa weekly Sabbath. Ang may preparation po, eh yung unleavened bread. Ano ba preparation doon, unleavened bread? Ang preparation po doon na piniprepare nila yung Passover lamb. Walang preparation po na gano'n sa weekly Sabbath. Kaya po, ipagpamanhin po ninyo na pag-aalaman po talaga na hindi po ninyo talaga inaaral itong bagay na ito. Kasi hindi po weekly Sabbath yung tinutukoy dyan. Ano po? Ituloy ko po, no? Ayon po sa Strong's Bible Tools org, no po, sabi rito, making ready, preparation, equipping, which is prepared, equipment in the New Testament, Jewish sense, no? Jewish sense, the day of preparation. Sabi rin di po rin sa, no? Sa Bible Hub, sabi rito, definition, preparation, the day of preparation of a Sabbath or a feast. Hindi pala ito, nagre-referring lang pala sa weekly Sabbath, but it also refers to the feast. Kaya nga po, sa maraming salin ng Biblia, ang nakalagay po dyan, yung binigay niyo po, pinakita niyo po sa screen nyo kanina, bro, tata, hindi po yun concordance. Ang pinakita niyo po, salin po yun ng Biblia. No? Kasi kung magbibigay ka ng concordance, ngayon po, no, hindi po Friday ang lalabas sa Paraskeve sa concordance. Bagkos, yan po ay preparation day. Kaya po hindi mali yung maraming salin na nakalagay ay preparation day. Yung sinasabi mong tatlong salin, kahit lima pa yan eh. No? Eh sa inyo rin po yung Biblia, kayo rin po nagsalin yan, ma-insert nyo lang po yung Friday ninyo. Diba? Ganun lang po simple yun. Pinapakita lang po dyan na yung single na yung Paraskeve, eh hindi po yan literal na Sabbath lang o Friday. Bagkos po yan, it also refers to the Sabbath for feast. At ang may preparation po yung feast, hindi yung weekly Sabbath. Apa, nakuha niyo po. Kaya po yung maraming salit po, hindi po mga bobo yung mga scholar po yung naglagay ng preparation day. Yung preparation po din regarding sa Feast of Unleavened Bread. Ituloy ko po, no? Isa pa po na sinasabi natin kanina, yung sinasabi ko na high day, no? This Sabbath is a high day, no? Yung high po doon, hindi niyo po maunawaan na yung prolong. Tinatanggap yung sabi niyo. Tinatanggap ko yung prolong diyan pag Friday nakalagay. Tinatanggap po pero yung sinasabi mo eh mali, no? Take note po natin ano, pag sinabing prolong, pinahabang Sabbath. Pinahaba. Not a ordinary Sabbath, but a prolonged Sabbath. Kaya ang stand po namin is Friday, dahil Thursday na matay, Friday is a Feast of Unleavened Bread, Nisan 15, Nisan 16, weekly Sabbath, that is a prolonged Sabbath. Sunday po, nabuhay siya magmuli. No. Pag sinabing prolong, dalawang Sabbath yung magkasunod. Hindi ay tatawagin na high Sabbath kung hindi yan prolong. Take note po, iisang talata lang po yan, Greek po nagsalin yan, na sinasabi diyan prolong. Kaya nga hindi niyo po ayan eh. Hindi niyo po masabayan, no? Yung high Sabbath, hindi niyo man lang ako i-cross. Dadalawang talata po yung latag ko doon. Yung una itong high Sabbath na ito, hindi kayo nagtanong sa akin diyan. Na instead dapat gigibain mo yung sinasabi ko na prolong. Ang sinasabi mo, magkapatong, eh sinasabi ng referensya eh high Sabbath ay prolong. Sabihin mo, tama yung prolong. Last no? 5 minutes? Sabihin mo, pero, last five minutes. Nilalatag mo naman. Ay, sige po. Pero nilalatag mo naman, magkapatong. No? May contradicting. Okay po. Kinoconclude po natin itong bagay, ito pong gabi po na ito. Hindi po tayo natibag ng ating kapatid na bro tata dahil dadalawang talata po ang akin nilatag. Una, yung 3 days and 3 nights, hindi niya po ako tinanong sa 3 days and 3 nights. Kung papasok ba yung 3 days and 3 nights. Nilatag ko, hindi siya kumontra. Thursday na matay,
day, araw po, no? Yung araw po ng liwanag. Thursday, araw. Friday, araw. Saturday, araw. No po, kasi Sunday, hindi na siya sinikatan ng araw. Gabi po, bibilangin natin. Friday, gabi. Saturday, gabi. Sunday, gabi. 3 days, 3 nights. Hindi niya po kayo doon, tra. Tignan niyo po. I-review niyo po yung buong usapan namin. Wala siyang tinanong regarding 3 days and 3 nights dahil prophecy po ito ng Messiah. Pangalawa nila, tago po. Yun. John 19:31. No, yung high day, which is prolonged Sabbath. Hindi niya maiano. Ang tanging pinipilit niya lang ay yung pareskewe na yung equivalent ay Friday. Eh ang nakalagay nga doon sa concordance ay preparation. Walang preparation po sa weekly Sabbath, brother. No? Kasi hindi mo ano eh, hindi mo inaral yung event eh. May unleavened bread doon. No? May unleavened bread. Ang may preparation lang, yung unleavened bread. At hindi sasabihin ng 1931 yung high Sabbath doon, yung prolonged Sabbath, kung hindi yung mahabang Sabbath na nangyari mismo actual. Actual yon, kasi sila yung nagsusulat eh. Sila yung person na nakasaksi, nakadinig, sabihin natin, sila yung ano. Kaya nakalagay doon, Greek, high Sabbath, prolonged. Hindi si David nagpatong. Oh, same day. Yun yung sinabi, no? Yung Google. Sabi mo kanina, kapag ako yung nagsulat ng ano dahil hindi daw ayon sa Bible, eh kung nasulat, eh sabi mo referensya mo Google lang. Pwede bang Google lang? Ako nagbigay ng concordance. Nagbigay ako ng Bible dictionary about reckoning. Hindi ka naman nagbigay ng ano, ang binasa mo Google. Oh, tapos yung maling sali. Na pareskewe, Friday, pinipilit mo. Pero pag tinignan mo pala sa definition, Jewish sense pala dapat yun, hindi pala Greek sense. Nakukuha natin ano? Hindi yung Greek sense. Yung mga Jew po na akaalam ng kaunawaan sa bagay po na yan. Ang kombinante po nasa amin. No? Bakit nasa amin ang kombinante? Ye worship, ye do not know. We know what we worship for salvation is from the Jews. No? Sila nakakaalam niyan. Alam namin, sinasamba namin. No? Hindi po ito ano. Ang pinapoint out lang po namin natin dito, although it's a minor doctrine, wala po itong samaan ng loob. Ano po? Sana ang ginawa ni Brother Tata, giniba niya yung nilatag ko regarding 3 days and 3 nights. Wala siyang question eh. Regarding high Sabbath, giniba niya sana. Kasi ang purpose niya mag-iba sa akin nilatag. Pero wala siyang giniba, wala siyang nag-iba doon. No? Ang ini-stand niya, yung pareskewe na preparation day. No? Sige, given na without accepting na. Kasing tumbas yung Friday. Pero take note po, wala po kasing preparation o hindi high Sabbath yung hindi magiging high Sabbath yung Friday. Dahil nga po, hindi po yun prolong. Yung keyword doon is yung high Sabbath. Hindi mo pwede sa alisin yun. Ang propesiya na misa ay 3 days and 3 nights. Pagka Friday na matay, Friday, gabi, araw, Saturday, araw, Sunday, araw, sinikata na ba ng araw? Sige, sa Friday na matay, Saturday, gabi, Sunday, gabi, Saturday, gabi, Sunday, gabi, Monday, gabi. Nakukuha niyo po kasi Hebrew reckoning ang pag-uusapan eh. Kulang na kulang po sa 3 days and 3 nights yung ano. Kaya nga pinapoint out na lang niya, pasok sa 3 days. Hindi po yun ang sinabi ng propesiya ng Misaya. Ang propesiya ng Misaya, 3 days, 3 nights sa ilalim ng lupa. Magandang gabi po. Okay, time. Maraming salamat sa iyo, Brother Cyrus Cahayon. Ng sect of Nazarene Judaism sa yung rebuttal at the same time final stand. So at dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong gabi. Maraming salamat sa ating mga debaters ngayong gabi, kay Brother Cyrus at saka kay Brother Tata Rosal. Sana ay marami kayong napupulutan at marami sa inyo ang naliwanagan tungkol sa paksa ngayong gabi kung si Kristo ba ay namatay sa Huwebes. So kayo na ang magtimbang-timbang, kayo na ang magdesisyon kung alin ang kung sino sa kanila ang nagsasabi ng mas mabigat sa inyong puso, okay? At saka saan kayo papanig, no?
So sana ay maging open-minded tayo sa lahat ng argumento na nailatag nila. So mas maganda talaga kung gabayan tayo ng Diyos, kaya manalangin tayo sa ating natanggap at narinig na mga mensahe ng bawat nating mga speakers ngayong gabi. Okay, bago tayo magtapos, magpasalamat muna tayo. Brother Cyrus, baka meron kang pasalamatan or meron kang Facebook page or programa sa social media, pwede mong invite dito yung mga tungkol sa programa mo. Go ahead, Bro Cyrus. Apo, wala po kong i-promote na iba pa. Bagko salamat sa iyo, Brother Roland, sa iyong pag-moderate, no? At nakita ko naman yung eagerness mo talaga maging fair, kasi syempre mahirap yung maging sa situation mo, no? Kasi baka sabihin ko bias o ano, pero nakikita ko po yung ano yun naman, na nakikita nyo rin yung point ko, which is naging maayos po yung pag-moderate nyo sa amin. Sa punto per punto po, salamat po kay Bro Jando, sa aking katunggali o sa ay kasam nakapagpaliwanagan si Bro Tata Rosal. Salamat po sa at magandang gabi po sa inyo. Muli, kapayapaan po ang sumainyo. Okay. Peace be with you then also, Brother Cyrus. Bro Tata, pasalamat, Bro Tata. Okay, maraming salamat, Brother Roland Barnes, sa pag-moderate sa aming friendly discussion ngayong gabi. At ang atin na mga kapatid nandiyan sa SOM ang maghukom. At sino po ba ang naglalatag ng mga katotohanan? At sa ating kapatid, mahal na kapatid na katunggali, si Brother Cyrus, limutan ko tuloy yung apelyido niya. Kahayon, hindi siya common, unique na apelyido. So maraming salamat, Brother. Sana may iba pa tayong talakayan na magawa patungkol po, lalo na mas maganda siguro yung patungkol sa doktrina ng simbahan, simbahan Katoliko. Sa lahat, maraming salamat at sana nasa mabuting kalagayan po kayo lahat. Back to you, Brother Roland Spards. Atin mo nang anyahin po sila na mag-subscribe po sa ating channel, ang pagsisiwalat ng katotohanan, kasama yung lingkod, Brother Tata Rosal. Maraming salamat, back to you. Okay, maraming salamat kapatid na Tata, at hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Time check, 10:23 in the evening. Tayo ay nagpapasalamat na tayo, at ako din from Purok, Kamatuuran. Salamat din sa lahat na nagtingkilik at nag-share, nag-like, nag-comment, no? Sa mga diskusyon sa chat room. At dito sa comment box, maraming salamat sa inyo. Sana ay hindi kayo magsawang manood at makinig dito sa ating programa, dahil ito lang ang programa na makalibre tayo. Wala tayong babayaran kaysa, no? So sana ay magtangkili kayo, magload ng magload para makapanood at makinig sa programa dito sa Punto por Punto. Once again, ito ang inyong lingkod, Brother Roland Pards ng Catholic Faith Defender Samal Chapter. Hanggang sa sunod na debate o talakayan dito sa Punto por Punto. Admin Jando!